For today, we will discuss the introduction natin sa psychological assessment, no? Testing and assessment. So, mapapansin nyo, hiwalay yung testing tsaka assessment because, well, talagang hiwalay sila. And dito sa lesson na to, pag-uusapan lang naman natin yung difference ng dalawa, no? And how are they applied in our lives, no? In our in the society as a whole. And of course, syempre, hindi mawawala yung history ng testing and assessment. Since ang history ng testing and assessment, it's dati pa yan, no? Dati nang nandyan yan. Yun nga lang, syempre, as we grow older, no? As a society, as a civilization, syempre, nagbabago, mas nag-i-improve, hopefully, yung testing and assessment natin. Okay? So, and for our objectives, yun nga, discuss the nature and definition of testing and assessment, identify the various tools used in psychological assessment, and apply the different principles of psychological testing and assessment. Okay. Intro. So, for introduction, of course, we have to define the difference, no, between testing and assessment. So, first is psychological testing. Testing is the process of measuring psychology-related variables by means of devices or procedures designed to obtain a sample of behaviors. So, psychological testing, it's like education testing lang naman, di ba? Magkaiba lang yung goal, pero same method. For example, pag nagkapapakwiz ako, ang goal ko dun is for me to know kung natutunan nyo ba yung mga pinag-usapan natin or yung mga binasa ninyo. No, paano ko kukunin yon? Anong means ko? Anong devices ko? Of course, gagawa ko ng mga test questions that will inquire or that will check, no, kung naintindihan nyo ba yung lesson natin. Of course, sa mga questions, mayroong mga iba't ibang mga ano yan, iba't ibang mga kumbaga, iba't ibang mga characteristics yung mga question, no? Mayroong mga questions na difficult, may mga questions na easy, may mga questions na sakto lang, no? May mga questions na parang gusto nyo nalang ibalibag yung cellphone nyo dahil parang di naman diniscuss ni Sir Ian or ni Mami yung ganong mga ano. So, that's the testing or quizzes, no? So, gusto natin malaman kung may nalaman ba yung bata. So, education, in the context of education. Now, with psychological testing naman, from the word itself, no, psychological. So, as you siguro, no, na napansin nyo naman, ilang major subjects na yung mga pinagdaanan nyo. Kawawa nga kayo, dami nyong major subjects, first year pa lang kayo. But at least, di ba, nasasanay na kayo sa mga readings and all. But anyway, so psychological yung mga variables natin. Hindi, kasi dun sa nauna, education yung variables, yung facts, no? Kung ano yung, kung alam nyo ba, yung knowledge, kung na-apply nyo ba yung knowledge and something like that. So sa psychological testing, ang tinetest natin dito ay mga psychological factors. So ano yung mga example ng psychological factors? Yan, personality, no? Yung pinag-aralan natin last time, that is psychological factor. Personality, and but of course, yung personality is very general pa, no? Maraming mga personality. May mga sa Big Five, meron yung kay, ano kasi pangalan nun, yung tatlo? Si Ising, no? Meron din naman yung kina Alport. Meron din naman. Although yung mga trait and factor theories, yun yung mga usually natetest natin. But there are also some personality factors wherein, for example, sa mga unconscious motives, unconscious drives, meron din mga psychological test dyan, supposedly, no? Nagka-claim na kaya daw i-measure yung mga unconscious drives, unconscious needs, no? So, ang tawag sa mga yun is mga projective test na pag-aaralan, di na pag-aaralan, pero i-mention natin along the way. So, ano pa yung mga ibang psychological test or mga psychological variables? Intelligence is also a psychological factor. Ano pa ba? Trauma, emotions. Those are psychological factors. So, sa psychological testing, ang aim niya or ang design niya is for us to test those psychological measures. Okay?
siguro para mas maging concrete yung usapan kasi parang ngayon ano pinagsasabi nitong sir na ano, kasi masyadong abstract no, kasi pag sinabi yung personality hindi mo naman mahawakan yung personality, hindi mo naman ma-measure yung personality, di ba? So I guess some of you will be confused no. Para hindi tayo masyadong maging confused is imagine psychological tests as like rulers no. Wag ng ruler, maraming R. Tape measure, yeah. So tape measure, ang mga tape measure, anong mini-measure niya? Body, ano ba yun? Basta, body sizes, body measurements, di ba? Kasi body measurements, makikita mo naman yan. For example, yung height mo, yung width ako sana. Yung, ano ba yung mga body part? Hindi ko alam yung mga body. Basta yun, height. Let's say for example, height. So ang height, pag i-measure mo yan, tape measure ka or metros, no? Tapos yung metros na yun, merong mga inches, merong mga ano. So, yung metros na yun is dinesign para i-measure yung height. Okay? So, in a way, ang metros is a form of test, is a form of a tool that will measure the factor height. Okay? So, height is a physical factor. So, therefore, hindi siya psychological, kaya walang mention. No? So, sa psychological factor naman, dito, mini-measure natin yung mga psychological factors. Ang mga psychological factors, again, they are abstract. No? Some even argue that they do not exist. No? But wala, sa field natin, yun yung pinag-aaralan natin. So pag sinabi natin di sila nag-exist, parang sinabi na rin natin na di nag-exist yung field natin. So we assume no, that there are psychological factors. Okay? So yun yung mini-measure ng psychological testing. Now, ang tanong, psychological testing and assessment, ba are they the same? Okay? So, before ako mag-proceed, do you have any questions regarding sa psychological testing? Okay, sige. So, that is psychological testing. It's more about measuring something. Now, psychological assessment, on the other hand, it's gathering and integration. Ito yung importante dyan, the integration of psychology-related data for the purpose of making psychological evaluation that is accomplished through the use of tools such as tests, interviews, case studies, behavioral observations, and specially designed apparatuses and measurement procedures. So, ang psychological assessment, ang main na pinagkaiba niya sa testing is that ang assessment, it's a collection of data. Okay? Testing will only produce data. Psychological assessment will require you to gather, no? Gather and integrate psychology-related data. Okay? Kasi ang psychological testing, for example, meron tayong psychological test about intelligence. Ang imemeasure lang ng intelligence test or IQ test is, of course, intelligence lang. Di ba? So that's just one source of data. Although we can argue that IQ test also measures motivation, no? But mainly, ang designation talaga ng IQ test or ang design niya is for IQ. No? Sa psychological assessment, kukunin natin yung data na yun. No? Kukunin natin data na yun. And then, we will also collect another data. Psychology-related data. So usually sa assessment, hindi lang test ang ginagamit natin. No? Ang ginagawa sa assessment is may mga test, no? Maraming test, hindi lang isa. Sa psychological testing kasi hindi enough na meron ka lang isang mini-measure. Dapat marami. And then for example, yun nga such as test, no? Ano yung mga means or methods natin in making psychological evaluation. So yun nga una is yung test, pangalawa is interviews, no? So siyempre, yung interview, yun yung one-on-one nyo, no? Or group interview. And then case studies, behavioral observation. So behavioral observation kung paano ba yung behavior ng isang tao, no? Body language, mainly body language actually. And specially designed apparatuses and measurement procedures. Kunyari, yung lie detector test, no? It's a form of psychological but also biological. Meron din yung mga EEG, no? ECG. Yung mga biological na mga, may mga invasive, may mga non-invasive. Pero usually psychology, mga non-invasive yung gamit natin. So, sa assessment, there is something na merong tayong goal, no?
meron tayong goal to evaluate, okay, to assess yung isang tao. Sa testing kasi, you just measure. Kumbaga, parang sa PE ninyo, di ba, nag-PE pa ba kayo? Hindi pala kayo nag-PE ng ano. But siguro nung high school kayo, di ba? Sa PE ninyo, merong ikukunin yung height nyo, then kukunin yung weight ninyo, no? And then, para i-assess kung yung ang katawan nyo is healthy or hindi, di ba? Kukunin yung height, kukunin yung weight, and then kukompute yung BMI, no? Body mass index. So yung BMI na yon, it's a form of assessment. In-assess ng teacher ninyo or in-assess ng partner ninyo yung physical health mo by measuring, no, testing your height and testing your weight. And then, naggumawa siya ng integration ng height tsaka weight, no? Nung na-integrate niya yan, nabuo yung BMI. So yung BMI, yun yung assessment kung yung ano mo, yung height and weight mo is kumbaga in healthy ka, di ba? Underweight ka ba, overweight ka ba, obese ka ba, or something like that. So, once na nag-conclude na yung partner mo or yung teacher mo na ikaw, ano ka, normal ka lang, no? So, ibig sabihin, sa assessment, normal yung results. Diba? Kaya sa assessment, lumitaw, uy, underweight ka, kain kang marami, no? Kaya, uy, overweight ka, kain, magbawas ka ng konti, mag-exercise ka. Uy, obese ka, so kailangan mo ng medical help or something like that. So, that is a form of assessment. Yun nga lang, physical assessment yun. Ngayon, sa psychological assessment, gawin lang natin psychological factors yung mga inaano natin, yung mga, yung aim natin. So, sa assessment, there are a lot of assessment procedures, just like yung mga medical procedures, di ba? May blood test, may blood chem, merong mga about sa biopsy, no, yung mga ganon. So sa assessment din, psychological assessment din, iba-iba din yung pwedeng maging goals, no? Ang in my case, ang laging goal namin is clinical assessment kasi clinical ang major ko, no? So ano ibig sabihin ng clinical? More on abnormal abnormal personality or abnormal behaviors. Ngayon, kung nasa school ka, school setting, educational assessment, no? Usually yung pag me-measure ng IQ. So pag me-measure mo yung IQ, no, tsaka interview, tsaka behavioral observation ng isang bata, nakikita mo kung meron siyang learning disability. So diagnosis din 'yon, no? Parang titingnan mo kung meron siyang problems. Ngayon sa ano din, sa recruitment din, 'di ba? Sa recruitment meron kayong goal to recruit the right person, the right people. So para malaman nyo kung itong taong ito is bagay sa trabaho na ino-offer ninyo, so i-assess nyo siya. Titignan nyo yung personality niya, titignan nyo yung motivation niya, titignan nyo yung IQ niya, 'di ba? Kasi minsan kailangan din ng IQ sa trabaho, 'di ba? May mga trabaho na very intellect intensive. So, it's assessment is like that. You want to answer a question. No? You want to answer a question. Is this person healthy? Is this person viable? Or is this person responsible enough to become the person in charge? Is this person having some learning disabilities? So, ang gagawin mo nun, you have a question, you will assess that person. And how will you assess? You will use the psychological test. You will interview that person. And you will observe his or her behavior, and depende sa ano, pwede ka rin gumamit ng mga ibang apparatuses. Okay? So that is psychological assessment. Psychological testing is all about measurement. Psychological assessment is all about answering a question by gathering information and data that can be provided by psychological testing. Okay? So, gets ba? Do you have any questions? Yes, you're correct, no? So basically, yes, they go hand in hand. Ano sila? Kumbaga, you need testing to do assessment, no? You need assessment to make sense of testing. Kasi mas ano yan. Pag-usapan natin kung gaano ka-importante yung testing along the way. Okay? So, yun. Ganun yung psychological testing and assessment. For example, in our class, no, yung mga quizzes, that is a form of testing. Diba?
And kung quiz lang yan, hahayaan ko lang na quiz lang, di ba? Test lang siya, minimeasure yung knowledge noon na chapter. Parang useless siya, di ba? Para maging useful siya, I will integrate that score, that test, that quiz to your other quizzes so that ma-assess ko kung ikaw as a student is pwedeng pasado sa subject ko. Determining if you're passed or fail in a subject is also a form of assessment. Diba? So you're asking a question there. Eh. Diba? Is this deserving yung student na to na pumasa dito sa subject na to? Based dun sa mga testing niya. So imagine kung wala akong mga scores, wala akong mga quizzes, tapos nag-assess ako bigla. No? Ano yan? Ceiling grade, no? Tingin ka sa ceiling, tapos may grade na. So that is not a good assessment. That is not a good form of assessment. So same with psychological assessment. A psychological assessment without tests is very, very weak, no? Even biased, even dangerous. No? So yes, they go hand in hand. Okay? Yeah, introduction one, tagal natin, no? Pero kailangan nyo kasi ganyan, foundation to. So ayan yung mga major differences. Basically, diniscuss ko na to eh. No? But discuss natin yung mga hindi ko pa nahawakan. Okay, so na-mention ko na yung objective. No? Yung isa is to gauge, to measure. Testing is to measure. Assessment is to answer a referral question. Referral question yung tawag doon. Or solve a problem. Or arrive at a decision through the use of two-level evaluation. So referral question is this person experiencing psychological disorder. Solve a problem. How will this person solve his or her problems in life? For example, namang problema siya sa love life niya, di ba? So ipa-personality test siya ng isang guidance counselor, no? Ano yung love language or something like that, ano yung personality niya. So paano niya masosolve yung problem niya? Or arrive at a decision. For example, yun niya, determining if the student is pass or fail. That is assessment. The process naman, testing may be individual or group, no? If I'm not mistaken, kung nag-entrance exam na kayo sa mga ibang school dati, merong mga testing yan, no? Minsan group yan, isang buong classroom kayo. After the test administration, the test will typically add up the number of correct answers and whatnot. Okay? And then sa assessment naman, typically, assessment is individualized. Okay? Ibig sabihin ng individualized, hindi siya pwedeng by group. Kung kunyari, i-assess mo yung buong group, buong psych 2C, medyo hindi magandang idea yun, no? Lalo na psychological assessment kasi you're unique, no? Iba-iba kayong mga tao, iba-iba kayong mga student. So, it's unfair to do assessment as a class, no? Siguro sa research, no? As a representation, but in research kasi wala naman yung mga identifying data ninyo. So, yung psych 2C lang. Pero sa assessment kasi, it's a person eh. Personalized to eh. Kaya individualized siya. Even kasi baka magtanong yung iba, sir, di ba merong group testing? So, paano yun? Group testing pa rin siya, pero pag i-interpret pa rin or i-score and integrate and i-assess pa rin, individual pa rin. Di ba? Isa-isa pa rin i-assess ng psychologist or na psychometrician yun. Okay? So, ganun yung sa process. And then, role of the evaluator. Sa testing, kasi may test na dyan eh. No? Is na the tester, yung nagpapatest, yung teacher or yung psychometrician or yung psychologist siguro, na nagpapatest is not a key to the process. Ibig sabihin, okay lang, no? Kung hindi siya ganun ka-highly trained. Basta trained siya dun sa test. No? Kumbaga, kasi di ba iba-iba yung mga measures na gamit natin. Iba-iba yung, kumbaga, may iba na-train sa hammer, yung iba na-train sa lagare. No? So, ganun din yung mga test, mga tools sila. So, you can, kumbaga, it's not about the user itself pag testing lang. Minsan nasa test din. No? Or madalas sa test lang talaga. One tester may be substituted for another tester without appreciably affecting the evaluation. Okay? May nagtanong dito sa chat, sir, hindi po ba hassle pag group sila noon or same lang naman po? Actually, depende kasi sa ano yan, depende sa goal, depende sa objective. Ang testing by group
it's more convenient to the side of the evaluator if yung testing itself is already okay na, no? Kumbaga, for example, entrance test. Sa entrance test kasi usually may mga cut-off grade, no? For screening. So for screening, mas maganda yung testing na group. Kasi mabilisan yun. Screening lang naman eh. Pero for example, meron na talagang referral question, no? Talagang ipang isa lang talaga yung kailangan, or isa lang yung kailangan, or a group of people lang, mga lima lang yung kailangan, no? Na kailangan ng in-depth assessment. Siyempre, mas maganda pa rin yung individualize. Okay? Tsaka sa pag individualize, parang hindi kung individualize kasi, make sure na efficient. Ibig sabihin, worth it na mag-individualize ka. Okay? So, mas maganda yung ganun. It really depends on the context. It really depends on the situation. So, yun. So, tuloy natin. Role of the evaluator. So, sa assessment, very important ng evaluator. Very important nung nag-i-assess. Kasi, siya ang magse-select ng tools, no? Kasi, for example, sa assessment, mayroong question dyan, may problem dyan. And to answer that problem, you must have the right tools to work on that problem. So kung ang assessor is not skilled enough, maybe there will be a chance na hindi niya ma-solve na maayos yun. So dapat ang evaluator is may mataas na qualifications, no? So as well as in drawing conclusions, no? Hindi enough na taalam mo yung test na bibigay mo, dapat alam mo din kung ano yung conclusion or ano yung magiging conclusion mo, kasi you are collating data, eh. You're integrating data. Okay? So madali lang mag-collect ng data. Ang challenge is yung mag-analyze ng data. Usually lagi namang ganun eh. Madali lang mag-gather, madali lang mag-survey, madali lang magpa-test. Pero yung making sense of the test, making sense of the numbers, no? It is always a challenge because it's not always clear cut, no? May mga times kasi talaga na ang taas-taas ng mga scores niya, but in the interview, but parang hindi lumalabas. But in the behavioral observation, but parang may conflict. So kailangan mo i-make sense yun. Okay? So sa role of the evaluator in assessment is very crucial. In testing, kahit sinong may RPM, pwede naman. Di ba? Di naman magbabago masyado yung test. Okay? Next is skill of evaluator. As I've mentioned, sa assessment requires educated selection of tools evaluation, skills in evaluation, and thoughtful in organization and integration of data. So in short, pag mag-assess ka, kailangan mo ng IQ. Kailangan mo ng mataas na intellectual capacity. Kasi you are making sense of data. Now in testing typically requires technician-like skills in terms of administering and scoring a test, no? So in testing, hindi ko naman sinasabing hindi mo kailangan ng IQ. Kailangan mo pa din, no? Ang ibig lang, ang ano lang naman is, sa testing, you're more like a technician. Kumbaga, you're following procedures. Kasi usually, ang mga test, may mga procedures yung mga yan. Para hindi siya ma-contaminate, para hindi siya ma-invalidate, and so on. So, it's like meron kang manual, di ba? So yung mga technician, usually may mga manual yung mga yan. And yung mga test, yung mga sikat na test, talaga may manual sila. And as a tester, no, as a psychometrician in the future, you must be conscientious enough to follow the rules. Okay? Ngayon, ang assessment, doon na nagbe-bend ng rules. Okay? Sa assessment ka na magbe-bend ng konti sa mga rules. Pero sa testing, no, administering, scoring, and interpreting, dapat, yan, straight yan. Technician dyan, dapat dyan. No? Pero sa assessment, pag isasama mo na yung mga ibang data, dun ka na medyo magkakaroon ng bending techniques, no? Firebender. mga bending techniques ng mga rules, no? But of course, within the bounds of science pa rin naman. Hindi naman dapat na talagang i-bend mo to your will, no? Kumbaga, titignan mo pa rin talaga yung context. Again, in psychology, context is very important, no? Huwag niyong kakalimutan lagi yung context. Lalo na sa testing. Magpagpas pag-usapan natin yan, no? Sa history tsaka ethics ng testing. Then outcome. Sa outcome, typically testing yields a test scores of series or a series of test scores. So sa again, testing, you will just see numbers or mga results lang. In assessment, typically assessment entails a logical problem-solving approach that brings to bear many sources of data designed to shed light on a referral question.
So, ang assessment naman on the other hand, it's para siyang thesis, para siyang research, di ba? Sa research may problem ka eh. Yung research mo may problem and then gusto mo sagutin. So, paano mo sasagutin? Gagawa ka ng mga tools, no? And then, I mean, gagamit ka ng mga tools. And then, yung research question na yun, sasagutin mo. Yun yung magiging outcome. Sasagutin mo yung research. Or yung, in this case, referral question. So, for example, sa mga clinical assessment, usually, ang referral question, ano yung psychological disorder ng taong ito? Okay? So, sa assessment, sasagutin mo kung ano yung psychological disorder niya or in the first place, meron ba? Diba? So, gagamit ka ng mga tools for clinical assessment and then lalabas yung results niya. And then, sa results niya, based sa results niya, parang imermerge mo lahat, no? Sa interview, behavioral observation, sa testing, parang makikita natin na may symptoms of depression itong taong ito. So, yun na yung shedding light on the referral question. Ano yung psychological disorder niya? Yun yung referral question. And then the conclusion will be, meron siyang depression. Meron siyang major depressive disorder. MDD. No? O kaya double D. Major depressive dysthymia with MDD. Di-discuss nyo rin siguro sa absign yun. But yeah, that is basically assessment. No? And in the Philippines, testing is typically done by psychometricians. And assessment is typically done by psychologists. But this is not clear-cut. No? Kasi psychometricians, they can do assessment. We are trained to assess. No? Kaya nga may psychological assessment kayo yung subject. But, may malaking but dito. Kasi, sa batas, sabi, sa RA 129, no? 10029, psychometricians can administer, score, interpret, and write psychological report, but in the supervision of a psychologist. Okay? So, ibig sabihin, we are trained to assess, yes, but we are not licensed to sign a psychological assessment. Ang magsasign pa rin ng report natin, ang magsasign pa rin ng assessment natin is psychologist. Okay? So ako, I'm a practicing psychometrician as I've mentioned. Usually, ang ginagawa ng boss namin is kami yung overall, kami yung gagawa ng lahat, no? From testing, no? Although means may mga times na yung boss ko yung gumagawa. Kasi syempre yung schedule. But anyway, usually kapag bibigay niya sa amin yung isang case, tapos interview, testing, and then assessment, susulat namin psych report. Tapos titignan niya. Tapos may mga tatanong siya. Tapos meron siyang isasuggest, dagdagan mo ng ganito, ganting gawin mo. And then, pag isasubmit na namin yung report, ang magsasign, kaming dalawa. Yung psychometrician tsaka psychologist. Kasi pag ako lang ang magsasign doon as a psychometrician, invalid yun. Kasi legally speaking, walang power yung license ko to sign a psychological report. Magkaka-power lang yung psychological report ko kapag psychologist na yung nag-sign doon. Okay? So that is how assessment is typically done here in the Philippines. Na-aching ako. Yeah, wala na. So, yun. So far, do you have any questions pa? Kasi ayoko magkaroon kayo ng false notion, no? Na pagka-graduate nyo, is pwede na kayong maging psychologist type of psychometricians, no? Maraming na-scam. Di naman na-scam. Parang na-cut off guard sila pag na-realize nila na, ay, pag psychometrician ka, wala palang ganun. Walang power. So, sabi ko nga, parang feeling ko, useless ang psychometrician license kung wala kang kilalang psychologist. Yeah, that's basically it. So, sana huwag kayong ma-disillusion sa license natin. Okay. So, yan. So, now that we know what is assessment and testing is, so, if focus natin ngayon is yung psychological assessment. Because testing is just how it is. You will just test. No? Now, psychological assessment, on the other hand, yan yung medyo maraming stuff. No? So, what are the tools for psychological assessment? So, first tool is, of course, the test. No? Just like how medical science have medical tests, no?
diba? Yung mga blood chem, x-ray, ano pa ba? Endoscopy, biopsy, autopsy, iba na yun, no? Yun, diba may mga procedures, may mga tests sila, diba? So, ang psychology, meron din mga tests. Yun nga lang, yung mga tests natin usually, mga paper and pen, no? Pencil and paper, or computer-aided. Mas marami na computer-aided ngayon, actually. Mas mura kasi yun, eh. Tsaka, ano. Ngayon nga lang, sa third world country like the Philippines, usually, syempre, mas ano pa rin, mas efficient pa rin yung pencil and paper, lalo na sa mga clinic na wala naman ganong kalaking budget, no? And of course, not everyone in the Philippines, whether you believe it or not, have the basic know-how on operating computers, no? Especially yung mga boomers, yung mga medyo matatanda na, no? Baka ma-stress lang sila lalo, no? May measure mo yung stress nila, tapos na-stress sila dahil dun sa computer, di ba? Parang may ma-influence yung score. And then may mga tests na group or individually administered, no? Usually, yung mga group-administered tests, they can be administered by individually, no? Pero yung mga individually administered, hindi mo pwedeng i-group-administered yan. Kasi yung mga individually administered like SB, WAIS-5, mga ano yan, highly specialized yan. Kailangan talaga one-on-one yan. No? And then, of course, sa test, yung mga standardized test, meron silang scoring and interpretation. Okay? Merong, yung scoring, iba yung scoring ng mga psychological tests sa scoring sa mga quizzes, ha? Kasi yung mga quizzes, no? Ano yan, may mga criteria yung mga yan. Sa mga scoring naman sa mga test, ang tawag is normative. May norms yung mga yan. Iba yung norms sa criteria. Pag-aaralan din natin yan along the way. And then, of course, next, another tool is yung interview. No? Interview or body language and the face-to-face benefits. Nawala na, wala tayong hindi natin makukuha ngayon itong face-to-face benefits kasi screen-to-screen benefits lang siguro. No? So, interview, this is typically done in sa mga clinics at least in my experience is may intake interview, yun yung unang interview, and then may mga follow-up interview. No? And then sa research, ginagawa din to. Sa research, di ba, yung mag-i-interview ko yung mga tao, kaya FGD, focus group. Again, sa interview, pwedeng group yan, pwedeng individual. Pero usually, individual yung ginagawa. So, the main advantage of interview is yung body language. Kasi, marami kang malalaman sa isang tao, no? Based sa body language na. Especially sa mga clinical cases, sa mga abnormal cases. Kasi, hindi ko alam, siguro dahil matagal na rin kaming matagal na rin ako nagpa-practice ng profession. May mga times na pagkapasok pa lang ng kliyente, makikita mo kasi yung body language niya. Pagkapasok niya pa lang, parang may idea ka na kung ano yung problem niya. No? May idea ka kung mood disorder yan, kung meron na kung mood disorder, kung psychotic disorder, or meron lang learning disability. Alam mo agad, kasi sa body language pa lang. Yung mga, yung personality disorder din, makikita mo usually sa body language. But of course, hindi lang naman dapat ito yung source mo. Dapat may test din. But what I'm saying is, parang malakas siyang kabilisan. Malaki siyang tulong sa pag-a-assess. No? Kung alam mo yung body language ng isang tao. And then, habang nag-i-interview, no? May mga iba kasi kapasok, parang mukhang walang problema eh. Pero pag umupo na, tapos kinausap mo na, tapos tinanong mo na ano yung problema, makikita mo talaga, nagtetense yung muscle, no? Tapos di siya tumitingin diretso sa'yo, nakababa yung tingin niya. Usually, yung mga ganun nakababa yung tingin, may problem sa self-esteem niya mo ngayon. Kaya tas very tense, no? Tas nanginginig, no? Pinagpapawisan kahit ang lakas ng aircon, yung mga ganun klase niya. No? So, sa interview mo makikita yun. Hindi mo makikita sa test yun. Kaya minsan, hindi lang test ang kailangan. May nag-comment dito. Kaya akala po ng iba, nagbabasa ng utak. So ngayon, di ba tumatanggap sila ng online counseling? Makikita pa rin buwa yan. That's a big question. No? I cannot answer for everyone, but at least in our clinic, we are not comfortable giving online counseling. Ang ginagawa namin usually, of course, yung basic protocols and then face-to-face. No? Medyo malayo nga. Nakaka-awkward nga. Layo. Malayo ng usapan. As naka-mask ka. Tapos, hindi mo narinig yung sinasabi ng client mo. Pero wala. Kailangan ganun eh. Pero yun na.
hindi ako personally, medyo marami akong problem sa online counseling. Kasi myself, whenever I'm in the front of computers, no, hindi lang naman yung Google Meet yung naka-open. Kunyari ngayon, naka-open yung Facebook ko, naka-open yung YouTube ko, naka-open yung ano. May mga times na, for example, na bored ka. Minsan nabobored din yung mga counselor tsaka mga therapist. So baka bigla kang pumunta doon. Di ba? O kaya naman, on the other hand, the client naman. Kunyari, yung client mo online, tapos bigla-bigla yung anak niya nang Google or something like that. Medyo hindi nakukuha yung ano, hindi nakukuha yung 100%. But of course, depende kasi, valid naman natin, yung client is may anxiety talaga about COVID, no? So, hindi mo siya mapipilit na mag-face-to-face. So, in my case, I think, medyo nawawala yun pag sa online counseling. No? Malaking kawalan actually. Kaya, di ko alam, wala pa ako nababasa. Pero in fairness naman, wala pa ako nababasa na research na parang nagsasabi na hindi effective yung ano. But I think, just like any other therapy naman, it depends on the person. It depends on the counselor. It depends on the counselee. So, again, very complex yung psychology. So, it's hard to pinpoint. Lalo na sa clinical. Sa clinical kasi puro special yung cases. But anyway, so yun yung interview. Next is portfolio. Usually, ang portfolio mas nagagamit to sa mga institutions. No? For example, dun sa kung saan ako nag-OJT, meron silang laging mga projects. No? Meron silang mga ginagawang mga crafts. No? So dun mo makikita kung gano'n nag-i-improve yung bata. Usually, may mga matatanda din dun. And other physical products nila. Tapos binibenta pa nga nila. You can also use that for assessment. And then portfolio can also be used sa mga ano employment purposes, di ba? Usually yung mga artist kinds of jobs, hindi naman sila nagpapasa ng resume. Ang pinapasa ng mga artist, ng mga web developer, web designer, graphic artist, no? Ang pinapasa nila portfolio, hindi resume. No? Ang resume para sa mga ano yan, mga teacher, ganyan, no? So, yun. For assessment din yun. Next is yung case history data. Ang case history data, usually makukuha mo to through interview. Pero meron din minsan na, for example, mga medical reports, no? Medical tests. O kaya naman, mga records, transcripts, of and other accounts written, pictorial in other form that preserve archival information, official and informal accounts, and other data and items relevant to an assessee. So in case history data, it's more like mga documents ng isang tao na relevant sa case niya. Let's say, for example, meron case na nagkaroon siya ng sakit. No? Maybe yung sakit na yun can trigger something. No? O kaya naman, merong nagkaroon siya ng court case, no? Na related dun sa problem niya. No? O kaya nagkaroon siya ng history of abuse, history of being a victim or something like that. So case history data yung mga yun. Mga written or transcripts, no? Pwede rin pictorial form. Then behavioral observation. So behavioral observation, usually ginagawa rin to throughout the assessment naman. For example, sa interview, yung body language nga. And then minsan pag-testing din, kasi pag nagte-test yung mga tao, nakikita mo yung behaviors nila eh. May iba, pikon na pikon kasi ang haba, 300 items. No? Yung mga iba naman, inaantok. Yung iba, meron kami isang client, nakatulog habang nagtetest. No? So, behavioral observation yun. Pwede yung iti-take note mo rin yun kasi it can also have a meaning. No? Meron din, baka meron something yun. And then, for example, yun nga, nakatulog. Siyempre, tatanungin mo bakit siya nakatulog. No? Tapos sabi niya, galing kasing trabaho and all. So, ayun. Role play test. Acting an improvised or partially improvised part. Usually, yung role play test, ginagawa ito sa mga employment purposes, no? So, kung meron na sa inyo nag-ano sa mga fast food chains, parang yung ano nila is mga role play test, tatanungin nila. For example, yung customer, ganting ginawa, anong gagawin mo? Yung iba, i-require ka nila talaga na actual, no? Yung iba naman, sasabihin mo lang kung anong gagawin mo. And then, other tools naman, yung statistics, motion capture, computer-assisted psychological assessment. Ito, mga high-tech na to, no? Unfortunately, sa Philippines,
hindi applicable to. But computer tools such as statistics, it's nagagamit naman natin yan. Pero emotion capture, no, yung mga mocap na sinatawag, yung mga ginagamit sa mga movies, no, hindi natin ginagamit yan. Pero sa ibang bansa kasi ginagamit nila emotion capture for body language naman. Computer-assisted psychological assessment, yun nga, yung online or nasa computer na yung mga test. And other tools like ECG, MRI, fMRI, and CT scan. Yung mga nag-ng nervous system without actually opening your nervous system. Okay? Bakit important yung mga yan? Because, again, everything psychological is also biological. And also to rule out some neurological problems. Kasi may mga times talaga na hindi psychological ang problem, medical. For example, yung mga may diabetic. Yung mga diabetic, mainitin ang ulo usually. O kaya naman, may brain tumor, kaya nag-act siya in a certain way. Kaya naman, yung mga may thyroid problems, nagkakaroon ng anxiety yung mga yan. So, kailangan talaga i-rule out yung mga biological causes. So, may nagtanong, may mga client po kaya, sir, na di nila tatapusin kasi ayaw nila dahil marami or wala pa naman. Merong mga ganyan, no? Merong mga ganyan na parang alam na alam mo na tinamad na nung bandang huli. But the good thing about tests, no, especially long tests, meron silang mechanism para i-detect yung mga nanghuhula or yung mga parang hindi consistent yung sagot. Kasi pag hindi consistent yung sagot mo, maraming explanation, pero one explanation would be nanghula ka. Another thing is merong yun, validity scale yung tawag doon. So may mga mechanisms naman. Now, para maiwasan 'yun, of course nasa skill din ng tester 'yan, no? Nasa skill din ng psychometrician 'yan. So kami ang ginagawa namin, in-encourage namin sila. Kaya first, kumbaga pauna pa lang sasabihin na namin na medyo madami po ito. So, take it easy lang po. Be patient lang po ng konti. Medyo marami-rami po. So, if hindi po kayo comfortable, sabihin nyo lang po kami, ganyan-ganyan. Kaya nagpapatest din kami usually 2 days. Yung isa, yung mga hardcore na triangle, kunyari sa isang araw, ihihiwalay namin yung mga test na sobrang bigat sa 2 araw na yun. Kasi yung mga limitations nga ng human mind. Yun nga, sinaalang-alang din namin. Okay? So, yun. So far pala, do you have any questions muna? So, next would be, who are involved in testing and assessment? Kasi dito, tools, di ba? Next is yung, ito, what to. What are the things that are involved in psychological assessment? Dito, who are involved? First is yung test developer. So test developer, sila yung publishers ng test. So yung mga ano niyan, example niyan, yung iPad, no? Ako noon nakala ko yung iPad, test siya. Kasi nakikita ko sa taas yung iPad eh. Pero publisher pala siya, tinawanan ako ng kasama ko. Anong iPad? Sabi ko, di ba yun yung ano, yung parang IQ test? iPad publisher yun, sabi niya. Tapos yun, nakakahiya. Pero yun, first time ko lang kasi nakita. Yung culture fair yun, naalala ko. iPad usually yung nagpa-publish. Pearson, no? Pearson yan, isa sa mga pinakamalaking ano yan. And then Wexler, of course. So mga test developer yung mga yan, mga publishers sila. Sila yung nagdi-distribute ng test. Sila yung nagpa-print, sila yung nagdi-distribute. Sila yung kumikitang malaki. Okay? And then, yung test developer kasama din dito siguro yung mga gumawa mismo ng test, no? For example, yung Big Five, si Costa and McRae, kasama sila sa test developers, no? Then test users or administrator of test. So test users in the context of the Philippines, yung mga psychometricians and psychologists yan, no? So psychometricians, ang main job nila, as I've mentioned, is administer, score psychological test, except projective test. So yung projective test, ito yung draw a person, kaya yung TAT, papakita ang picture, papa-explain mo sa client, no? Projective test yung tawag dyan. Di-discuss din natin yun. But just for the sake of education, no? Hindi tayo licensed to do that. Pwede lang natin gawin yung mga yan, yung projective test, kapag merong psychologist na nagsusupervise. So, ano yung minimum requirements ng isang psychometrician? Undergraduate degree in psychology, BS man yan or AB in psychology.
And dapat yung mga subjects mo, meron ka major subject na theories of personality, ABSAI, IO, tsaka assessment. Past licensure exam for psychometrics. So ayan, ako pumasa ako, fortunately, noong 2017. Tapos nag-renew lang ako last year. Bilis mag-renew. Buti na lang. Pag first renewal mo, hindi mo kailangan na CPD points. And then next is a psychologist. So psychologists, they can administer, score, interpret psychological tests just like psychometricians, including projective tests. And then they can also diagnose, no? Diagnose, not necessarily diagnose, it's more of assess mental disorders, no? Kasi ang diagnose for psychiatrist yung mga yan. But same lang naman eh. Same lang naman yung nangyayari sa diagnosis and assessment. Bibigyan mo, ilalabel mo yung psychological disorder. Di mo nang bibigyan kasi nandun na yun eh. Ilalabel mo lang. Parang yung mga relationships nilang, no? Bakit ayaw bagyan ng label yung mga relationships? Kasi wala naman. Anong lilabelan mo kung wala kang lilabelan? Di ba? Kaya pag yung, ano mo, yung, tama ba yung word nilalanded? yung kasakasama mo lagi, no? Tapos sasabihin mo, ano ba tayo? Tapos sasabihin, ayoko ng label. Alam na. No? Walang lilabelan. Kaya gano'n. Joke lang. Bala kayo sa buhay nyo, tanda na kayo. So yun. Pero kasi ang hirap nun eh, di ba? Parang sa psychological disorders lang. Pag hindi mo alam yung disorder mo, ang hirap, kumbaga, ang hirap niyang i-grasp, ang hirap niyang tanggapin, ang hirap niyang ano yun. Pero once na meron na nag-assessment, na nag-diagnose ng psychological ano mo, disorder mo, mas madali na lang siyang harapin. Kasi alam mo na siya, kilala mo na siya, di ba? Parang ganun din sa mga relationships niyo. Mas maganda kung may label. Pag wala, kalokohan lahat yan. Okay? So, ang minimum biglang napunta doon eh. Sir, kala mo assessment yung binigay, ba't nyo ina-attake yung love life? Hindi, ganyan talaga. Paano hindi kayo minute? So, psychologist, ano yung mga minimum requirements niya? Pag nagpapatawa ako, unfortunate, no, kasi hindi ko alam kung natatawa kayo kasi wala akong nakikitang mukha. So, assume ko na lang natatawa kayo para hindi ako ma-feel bad. So, sa mga psychologist, ang requirement is, of course, graduate degree yan, no? Hindi yan undergraduate. Graduate degree. So, palitan ko na lang mamaya. So, graduate degree. So, MS or MA, Masters in Psychology. Pwede rin PhD kung psychology. No? PhD in psychology. So, yun. Past licensure exam for psychologists. So, yun. Yan, may mga nag-comment. Sir, pasok po yung mga jokes. Sumatawa. Sir, don't worry, sir. Natatawa naman mami ko. Grabe naman. Ba't nandyan yung nanay mo? Hello po. So, yan. Ano yan? Balik tayo dito. Grabe naman kayo. So, sa psychology, yung mga psychologists, they have graduate degree. No? Mga MS, MA, MP. May MP eh. Master in Psychology. So, ako, yun sa akin, MS yung pinag-aaralan ko. MS in Psychology. MS in Psychology major in Clinical Psychology. So, but of course, dapat yung masters nito, meron siyang advance of normal psych, advance of theories of personality, psychotherapy, tsaka, ano kasi yung isa? Psychotherapy, tsaka, kalimutan ko yung isa? Assessment din niya. Hindi assessment. Ayun, advanced assessment, psychological assessment. No? Psychological assessment, tsaka psychotherapy. So, yun. Pag walang ganun yung course, yung program ng masters mo, kahit psychology pa yan, hindi ka pwedeng mag-take ng board exam. No? So kung may mga goals kayo in becoming a psychologist, make sure na iti-take nyo yung mga subjects na yan. Advanced abnormal psych, advanced theories of personality, psychotherapy, tsaka psych assessment. Advanced psych assessment or individual assessment. Depende sa name na meron. So, ako, tapos na ako sa mga coursework ko. Hinihintay ko na lang talaga yung results ng exam. Ayan. So, next. Do you have any questions pala so far? So, test users yung mga yan. Siling gumagamit ng test. Meron bang tanong? Sinipon ako. Lamig kasi. Nakatutok yung electric pan. Pa naman siguro ano to. Vaccinated naman eh. So, who are involved in testing and assessment? Sino pa?
One, maliban sa mga test developers and test users, so test developers yun yung mga publishers, test users yun yung mga nag-administer, ang mga sumasagot ng test, ang tawag sa online, mga test takers. No? Consumers, no? Kumakain ng test. Siling gumagamit ng test. And ang mga test takers, some people cheat, no? Some cheat in the test. Pupunta ka sa YouTube, maraming mga tutorial kung paano sagutin yung mga neurodev, no? Hindi ko alam bakit gano'n. may mga tutorial, nakakalungkot na nakakatawa na hindi ko alam. And some test takers have anxiety, no? Some have coaching, ito yung sinasabi ko na mayroong magko-coach sa kanila minsan. Some are not motivated to do the test, maraming ganyan. Some cannot speak English. Ito yung malaking problema minsan. Pag hindi nakakaintindi ng English yung mga test takers, nahirapan kami kasi English yung mga test. Eh sir, ba't di nyo na lang po i-translate sa kanila? Marami na namang issue yun kung ita-translate mo. No? Kasi pag ita-translate mo, it might be the case na may mga translation na hindi. Kasi may mga words na lost in translation na tinatawag. So, mahirap. Mahirap mag-translate on the fly. Usually, pag nagta-translate ng mga test, mayroong pang-study yan. Malaking research na naman yun din. So, may mga times na nadidiskaril yung mga assessment namin pag may mga taong hindi nag-i-English. But, the good thing is, meron namang mga ibang mga translation na. For example, yung DAS, no? Na-translate na yung DAS. Kung alam niyo yung DAS, yun yung sumikat noon last year, if I'm not mistaken. DAS ba yun? Yung parang nag-self-diagnose, no? Na Facebook user. Meron ng Kapampangan version yun actually. And then, some are not motivated to do the test. Maraming ganun, no? Lalo na pag napipilitan lang sila. Pero madalang lang kasi usually pag pumunta na sa clinic ang mga tao, may willing na sila. And usually, for example, sa employment, di ba? Sasabihin mo sa employer mo, ayoko po mag-test. Inong pwede yun. So, yun. And then some have test anxiety. No? Siguro yung ilan sa inyo may test anxiety. But yun yung mga test takers. No? Kasi dinescribe natin yung mga test users at test developers. No? Ito, dinescribe din natin yung mga test takers. Yung pinakamahirap pa na yun dyan yung cheating. I mean, guessing pala. Hindi cheating, yung guessing. Kasi di mo talaga mahirap i-detect kung nag-guess yung tao. Kasi pag, for example, dun sa consistency, it might be the case na hindi niya lang naintindihan yung isang question. No? Hindi naman necessarily nang huhula siya. Diba? And then, test takers, society at large, it exerts effort to determine what test must be developed. No? Yung society kasi, kung mapapansin nyo, nagde-demand siya ng mga bagong test. Let's say, for example, nowadays, merong isang concept na tinawag na Zoom fatigue, di ba? So yung Zoom fatigue na yun doesn't exist 10 years ago. But because the society is experiencing something like this, the pandemic and the online classes, online work, nagkaroon ng fatigue yung mga ibang tao sa Zoom, no? Walang Google Classroom fatigue kasi mas mabilis yung Zoom, di ba? Pag Google Classroom fatigue, ang haba, no? Parang Zoom fatigue na lang. No? So that is a new concept and it demands to be measured. So, therefore, dahil nade-demand siya to be measured, gagawa tayo ng test doon. I'm not mistaken, meron na gumagawa niyan. And then, meron din kami na pag-usapan ng boss namin, yung makasama ko sa clinic. Yung, kasi, for the past few days, no, starting early 2021, ang usually talaga nagiging problems ng mga client is more on anxiety. Tapos, lagi nila sinasabi na, hindi naman daw sila ganun dati. Tapos may nakausap din yung boss ko with regards to that na ibang psychologist naman sa Manila na ganun din daw lagi yung case. Parang anxiety, pero dati hindi naman sila ganun. Tapos parang sinabi nung kausap niya, parang mayroong tinatawag tayong magkocoin ako ng bagong word, sabi niya. Pandemic fatigue, sabi niya. So ano yung pandemic fatigue? Pandemic fatigue yung parang tipong napagod na lang tayo sa pandemic. Yung ECQ, MGCQ, MECQ, granular, nano-nano, ang dami-dami, ang dami IATF, ang dami-dami. Tapos, ang dami-daming rules, ang dami-daming limitations, ang dami-daming tapos isasama pa yung anxiety ng pagkakaroon ng sakit.
kumbaga yung mind natin, na-chip, no? Parang napapagod yung, as in, alam nyo naman yung fatigue, di ba? Yung fatigue, hindi naman siya yung basta-basta pagod lang. Yung pagod talaga na parang ayaw mo na. So, ang tendency is, nanghihina daw yung mental health natin. So, therefore, nagiging mas vulnerable tayo sa anxiety. So, that is another construct na parang brought by the society at large, no? Na nagde-demand na for us to create a test that is for that kind of construct, yung pandemic. Hindi ko nga alam kung baka may nakagawa na din nun. Pag minsan i-research natin. So yun, that is how test takers or the society at large can determine or can demand, no, what test must be developed or even remove, no? Marami mga test dati na nag-exist, ngayon na wala na. Usually, ang lagi kong example dito is yung mga interest test, no? Interest test kasi ito yung parang test na magde-determine kung ano yung gusto mong trabaho, no? Or line of work. Tapos makikita mo yung mga line of work na nandun, mga craftsmen, mga parang ano, more on the traditional, no? Pero wala dun yung tech, mga modern jobs. Ano ba yung mga modern jobs? Online sellers, YouTubers, no, content creators, advertisements, no. Wala yung mga ganun masyado. So minsan nare-remove yung mga interest test. Lalo na ngayon na ang daming jobs ang nagagawa every hour. Di ba? So yun, natatanggal na yung mga interest test. Pero kailangan natin silang pag-aralan kasi sabi ng CHED. Okay? And then other parties like yung companies, government and hospitals. Kasi sila ang nagde-demand, eh. Yung mga parties na to, yung kumpanya, sila ang nagde-demand ng magandang test para makapag-hire sila ng mga tamang tao. Government, di ko lang alam kung applicable to masyado sa Philippines. Kasi, kasi alam nyo naman sa Pilipinas, no? It doesn't matter what you know, it only matters is who you know. Hospitals din, kasi minsan yung sa hospitals, may mga times na yung mga patients sa hospitals, hindi naman talaga medical yung problema. Minsan psychological, lalo na yung mga praning sa health, no? Yung parang meron silang somatic disorders. Yung parang, masakit po yung dito ko, doc. Masakit po yung dito ko, doc. Tapos pinagtetest na lahat-lahat, tapos wala naman nakita. Pero masakit pa din. So, yung mga, ano nun, yung mga hospital, mga doctors, alam na nila na it's more of anxiety lang talaga. No, kailangan nilang magpa-check sa psychologist nun pag ano, magpapatest na sila sa psychologist. Okay? So those are And then where do we conduct testing and assessment? Yun nga, sabi ko, educational setting. Meron tayong tinatawag na achievement test, test that measures a person's cognitive ability, current cognitive ability. So for example, yung mga quizzes, mga diagnostic test, no? Hindi, iba yung diagnostic test. At mga quizzes, o kaya yung RAT, no? Regional Achievement Test, National Achievement Test. Achievement test yung mga yan, kung nasan na yung mga students. Aptitude test naman measures a person's potential cognitive ability. So, ito potential to. Ibig sabihin yung san pa yung aabutin niya, no? IQ tests are form of aptitude test. Although IQ test can also be considered achievement test kasi current mo yun, eh. Pero aptitude din siya kasi mini-measure niya rin yung kung hanggang saan ka pa. So for example, ang IQ mo is nasa 120. So yung 120, mataas yan kasi yung average is 100. So kung nasa 120 ka, above average ka, so kunyari nasa grade 5 ka, pwede ka mag-grade 6 kasi above average ka. No? Acceleration. At the same time, achievement niya siya. Current mo kasi yun. Diba? So IQ test is both of achievement and of aptitude. Diagnostic test naman, ito yung measure what the persons know about a certain topic, no? Quizzes can be a form of diagnostic test. And then school grades, of course, alam niyo naman yung school grades, no? Assessment din yan, whether you pass or you fail. Clinical setting, ito yung lagi ko kinagsasabi kasi dito yung major ko, no? Psychotherapy assessment, usually psychotherapy, battery of assessment yan. May IQ test, personality test, emotional functioning test, etc. Learning difficulties, testing for psychotherapy, for ibig sabihin, kunyari, may depression yung tao, and then before kayo nag-psychotherapy, tinest mo yung depressive symptoms niya, and then psychotherapy, and then after ng psychotherapy, itetest ulit yung depressive symptoms. So makikita natin if may effect or walang effect yung psychotherapy. Insurance companies, although hindi pa yan applicable sa Philippines,
sa Philippines kasi ang ina-assess lang nila physical health, no? Siguro yung neurological like Alzheimer's, pero hindi yung psychological like yung sa mga major depressive disorders. Court trial, ito. Lagi din ginagamit for annulment, no? Kasi sa isang grounds for annulment is psychological incapacity. So, sino ang pwedeng gumawa nun? Mga psychologist lang. Psychologist lang. Kasi psychologist lang ang pwedeng mag-assess. Hindi pwedeng mag-assess sa psychometrician. Hindi pwedeng mag-assess ang mga... Hindi din pwedeng mag-assess yung mga guidance counselor. Hanggang ano, yung guidance counselor, more on normal ano sila. So, for example, yung psychometrician or ang guidance counselor is nag-submit ng report sa court, no? Pwede ma-invalidate yun. Kasi hindi sila licensed, no? According sa RA 129. Trauma-related, sa clinic namin may mga cases na ganito. And child custody din. No? Sa child custody, parang i-assess mo yung bata kung kanino niya gusto or kanino siya mas ano. And then, of course, yung mga parents din. I-assess mo kung sino yung capable na mag-alaga. And then prison for rehab or pardon. So yung mga nasa prison, minsan tinetest nila kung for pardon na sila, kung pwede na ba silang i-pardon. And then counseling and geriatric settings din sa mga bahay ng mga matatanda. Business and military, of course. yes, tsaka yung insanity plea, tama. Buti na lang ni-remind mo. Insanity plea. Ang pwedeng mag-ano ng insanity plea, mga psychologist tsaka mga psychiatrist. But actually, pati din dito sa court trial psychiatrist. Pero in our experience, ayaw ng mga psychiatrist kasi busy sila. No? Kasi kailangan pumunta ng court dyan, eh. Court appearance. No? Government or organizational credentialing, diba? May mga test tayo. PRC, licensure test. No? CSC, civil service. And then driver's license. No? May testing and assessment din dyan. Although minsan, syempre, alam nyo naman sa ano. Although ngayon yata nag-improve na. No? Sana. sa driver's license. Wala pa akong lisensya, hindi ako marunong mag-drive. Kasi tinatamad ako. Anyway, so ayan. Academic research, of course. And ayan, how our assessment are conducted? how our assessment conducted? Basically, pag nag-assess tayo, ang nangyayari is, first is familiarity with the test administration and protocols. Kailangan alam natin yung test na gagamitin natin. Kasi kumbaga, kung alam mo yung metros, di mo alam buksan yung metros, hindi mo magagamit yung metros. Ganun din sa assessment. Ganun din sa psychological test. Kung di mo alam gamitin yung test, huwag mo nang gamitin. Diba? So, kailangan familiar tayo sa test. And then, next would be establishing rapport. Ano yung establishing rapport? Parang yung rapport kasi ibig sabihin niya yung parang connection mo with the client. No? Kung wala kayong rapport ng client, hindi mo makukuha yung loob niya. Pag di mo nakuha yung loob niya, baka hindi siya magiging open sa'yo. Pag di siya naging open sa'yo, wala na. hindi mo na makukuha yung mga information na kailangan. No? Establishing rapport is the first step in any assessment. Kasi pag di mo nakuha yung loob ng client mo, hindi kayo mag-work together. No? And then, of course, having a conducive testing condition, ibig sabihin, maganda yung testing condition, di masyadong mainit, di masyadong malamig, di masyadong madilim, di masyadong maliwanag. No? Sakto lang. And then accommodation of people with disability. No? Of course, if hindi kaya talaga ng clinic, meron pwede nyong i-refer sa mga ibang clinic or mga ibang mga institutions na merong makakapag-accommodate dito. But of course, in our country kasi mahirap din yung mga ganyan. No? Minsan nga yung mga mismong building kung hindi sila nag-ano. But anyway, yun. And then, yun. These are some points to ponder. So far, do you have any questions ba or clarifications or something? Naman na pag-usapan natin. So yan, ang testing, ang assessment is all about answering a question. No? And to answer a question, dapat may maganda kang information. And para magkaroon ka ng magandang information, kailangan may connection ka sa client mo. No? By establishing a rapport and of course having a good testing condition. And some points to ponder, ayan yun na yan. In your own observation, what do I, natanong ko na to, di ba? So sagutin nyo na lang sa Google Classroom muna, pansamantala. And then in your own words, what is the difference of testing and assessment? Alam nyo na siguro yan. And how would the world look like without testing and assessment? Diba? Isipin nyo na lang walang testing and assessment. Parang
lahat na lang expert, no? Parang sa internet. Lahat na lang ano, lahat na lang mabilis. Walang ano, walang organization. No? Kung sinong kakilala, yun na lang ipapasok. Anyway, so those are just some points to ponder in our lecture. So, if you didn't have, again, do you have any questions or clarifications or what? Gets naman. Okay. So, again, read your book, ha? Basahin niyo yung book ninyo. Madali lang yung book. Kung kasi yung kay Kaplan ang hirap basahin. Yung kay Cohen, maganda kasi may siya mga dad jokes. Di ko lang pumapalo sa akin yung mga dad jokes niya pag minsan. So with that, thank you for listening and have a good day. Bye-bye.